Hi guys, good afternoon. Maupay nga gabi sa iyo dida nga tanan sa Leyte. Tapos sa Visayas, maupay nga gabi sa inyong tanan diha sa Tagalog. Magandang gabi po sa inyong lahat sa Norte. Basta Tagalog lang tayo. Hindi ko pwede pa marunong mag-Ilocano or ano, pero may mga kasama ko sa bahay na may Ilocano. Mababait po, wala akong masabi. Masarap magluto. Okay? So, pag-usapan natin, gusto ko lang i-share sa inyo paano ako nakapasa sa driving lesson, sa driving exam dito sa UAE na nakuha ko ng isang take lang. Hindi naman sa pagmamayabang, isang take lang po yun, nakuha ko siya. Tapos sa kung tutusin talaga, hindi ako nagda-drive sa Pilipinas kasi wala naman kami sasakyan. Yung dati kong kampanya, noon ako mag-drive ng corporate, pero iba-ibang ano yun, ibang paano i-drive yun. Nagda-drive din ako paminsan-minsan doon lang. Pero hindi yung tabi mong driver talaga na marunong sa manual. So, kasi marami sa amin dito na bumabagsak. Mayroon mga ibang lahi. Talaga nakakasampung bagsak na siya. Yung kasama ko sa trabaho, sampung bagsak na siya. Itinigil na niya, hindi na niya kaya. Ang ginastos niya, guys, alam niyo kung magkano, nasa 13,000 dirhams, nasa 150,000 sa atin. Tapos walang nangyari. Yun. So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko naipasa ng yung driving test ko ng isa lang. One time lang. Hindi naman sa pagmamayabang. One time ko lang po naipasa ko yung driving ko dito sa UAE. Ganito kasi yun. Balik mo tayo sa driving lesson ko. Nung nag-driving lesson na ako, naipasa ko na yung assessment, ay yung test, kasi mag-exam ka muna. So, nung naipasa ko, nag-start na ako mag-driving. Ngayon, during sa driving lesson mo, kung ano ang ituro sa'yo ng instructor mo na pag-signal mo, bago ka mag-change lane, tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, tingin ka sa center mirror mo, tapos saka ka mag-change lane, tapos pag malayo pa, dapat mag-signal ka na, bawal kang mag-tailgate. Yun. Lahat ng tinuro sa'yo ng instructor mo, dapat sundin mo yun. Kasi doon ka papasa. Marami tayong mga kababayan dito na magagaling na mag-drive sa atin. Talagang marunong na talaga. Wala akong masabi. Perfect yung drive din na. Pero bumabagsak pa rin. Tatlong beses pa rin sila kumukuha ng ano. Hindi pa rin nila ma-perfect makuha ang isahan lang. Diba? Kasi nga hindi sinusunod yung turo ng instructor. Unang-una sa paghawak pa lang ng manubela, kapag ka nag-freehit ka ng ganon, tapos ka na, bagsak ka na. Kailangan alalay kung ano ang turo, yun ang susundin mo. At saka isa pa, nung araw ng driving test ko, yung final test na, tatlo kami. Mayroong una, pangalawa, pangatlo, at saka ako yung panghuli. So, nung unang umupo pa lang, nakita na niya doon sa sign ng sasakyan niya na naka-open yung pinto. Sign ng mga pinto, pero sarado lahat yun ha. Kahit anong sarabukas namin ng ano, sarado ng ano. May sign pa rin na open ng pinto, ng door. Nag-sign pa rin siya na bukas pa rin ang pintuan mo. So nag-go siya. Ginago siya ng instructor kahit sinabi niya na there's an alarm on the ano, may alarm doon sa may nabukas pa ang pintuan mo. Nag-go pa rin siya. So yun nga. Siguro mga 100 meters or wala pang 100 meters na stop na siya. Tapos sabi niya, okay, next. Sabi next na. Sabi niya, park. Nagulat niya kami, lapit pa lang. Park, pinapark na siya. Okay, park. Okay, next. Tapos yun, sinabi ng instructor na check daw lahat. Sabi niya, may alarm dyan. Oh, there's an alarm. Sabi, kahit paanong saka bukas namin ng pinto. Wala, okay, sige, kasi malayikutan namin. O sige, pinadrive siya. Okay, go. Kung hindi natanggal yung alarm. Sabi niya, okay, sige, go. Drive pa rin siya. Yun, sabi ng instructor, take left, take right. Kuha, perfect. Perfect yung ano niya. Tapos sabi niya, okay, park. Parking na siya. Ngayon, pag-parking niya, ako na yung kasunod. Grabing ka ba? Actually, grabing ka ba ako? Pero talagang lakasan ang loob. So, ang ginawa ko, pag-upo ko, okay na, nag-seatbelt na ako, okay na lahat. Na-adjust ko na yung center mirror ko, yung side mirror, tinignan ko na, okay na lahat.
tinignan ko yung ano, sabi ko, may alarm pa rin siya, sir. Sabi niya, so what we gonna do now? Sabi sa akin. Ang ginawa ko, bumaba uli ako. Binuksan ko isa-isa yung pinto sa side niya. Tinignan ko kung anong may problema. Sa kabilang side, tinignan ko anong may problema. Alam mo, dito sa passenger side sa likod, sa bandang kaliwa ko, sa likod ko mismo, nakita ko na yung rubber gasket ng ano, ng pintuan, nakaangat. Hindi ko alam kung sinadya ba yon. Sinadya ba yun ng instructor or ano, basta wala akong idea. Nakita ko, oh, nakaangat to ah. Finix ko siya ngayon. Tapos balik ako doon. Nung sinara ko, nawala yung alarm na yon. So, diretso na kami. Sabi niya, okay, go. Reverse na ako sa parking. Galing sa parking. Atras na, forward na ako. Tapos yon, sabi niya, nasa second lane ako doon. Tapos roundabout, kasi mga roundabout dito eh. Sa UAE, most karamihan roundabout. May signal, pero sa highway na. Yun, sabi niya, okay, sa roundabout na yan, take right ka. Ang ginawa ko, imbis na sa sobrang taranta ko siguro, left, right, parang nag-signal ako, pero hindi ko ginamit yung mga head check ko na tinuro sa akin ng instructor ko na head check. Hindi ko nagamit yun, karang kagad ako. Sabi niya, oh, what did you do? Sabi niya, bakit ka biglang kumanan? Sabi ko, wala, hindi ako na-imik. Okay, sige, continue. Tapos yun na, tap sa signal, pero yun lang yung alam kong mali na pansin ko sa sarili ko. Tapos paglabas na namin sa highway, kasi ako na magbabalik doon sa pinaka, babalik na kami doon sa pinagumpisahan namin, sa totoo lang ang haba ng drive ko. Yun, okay ako doon sa signal, tapos sa mga head check, wala naman siyang masabi, yun lang yung isa na yun. Pero nung pagdating na namin doon sa ano, sa pinag-anuhan namin ng pinag-umpisahan, okay na, binagyan na yung mga papel. Tinignan na yung isa Pakistani kasabay ko, ibang lahi, dalawa sila puro ibang lahi. Puro sila failed. Sabi ko, patay na, bagsak na. Tapos na ang galgo. Sabi ko, uulit na naman ako nito kasi magagaling mag-drive. Wala umasabi sa drive nila eh. Talagang walang ano yung ano, instructor eh. Ay yung nag-final test sa amin na lokal eh. Walang masabi eh. Wala siyang comment doon sa pagka-drive eh. Puta, napansin ko, puro failed silang dalawa. Tapos yung sa akin, tinanong ko siya, kasi Arabic yung ano niya eh. Hindi naman marunong gano'ng magbasa ng Arabic. Sabi ko, sir, ano sa akin? Failed yun. Tapos sabi niya, no, you passed. Congratulations. Sabi ko, ha? Napatalon ako sa sobrang saya ko. Sabi ko, paano ako pumasa na may mali naman ako sa driving ko. Yun pala, pag ang sabi nung nakakausap ko doon sa lugar, sa doon sa pinagano namin, na yung safety talaga ang pinaka-importante. Dapat safety ka lagi. Bago patakbuhin yung sakyan mo, safety ka, tapos sundin mo yung rules. Pag nasunod mo yon, kahit di ka pa gaano marunong mag-drive, nasunod mo ang safety, ang rules, lahat na itinuro sa'yo, pasado ka. At syempre, bago lahat yan, dapat nagdadasal ka. Gabi-gabi, kami ng misis ko, nagrosary kami, nag-ano kami ng tulong na sana during my final test, maipasa ko lahat, wala maging abala, wala maging problema, maipasa ko siya lahat. Sana ganun, yun yung inano ko, na sana maging okay lahat. Diba? So sa awa ng Diyos, yun, naipasa ko yung driving ko na yun. So yun na. Yun lang guys. Yun lang ang may share ko sa inyo tungkol sa naging karanasan ko sa pagkata. So sa mga nandito sa UAE na mapanood ng video ko, basta pag binalak yung mag-aral ng driving dito sa Dubai, sa UAE, sundin nyo lahat ng rules. Kung ano ang tuturo sa inyo ng instructor nyo, pakinggan mo, itanim mo sa ulo mo, masterin mo. Tapos safety bagong patakbo yung sakyan mo, kailangan check mo lahat, safety ka lahat, o para yun talaga ano nito, yung safety. So yun lang po ang may share ko sa inyo tungkol sa pagkuha ko ng lisensya, na talagang masabi ko, God is great talaga. God is good, di ba? Manalig ka lang sa kanya, talagang ibibigay sa iyo ang hinihiling.
So yun lang guys, at saka bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, sana po i-like muna, tapos i-ano mo lang yung bell ano doon para ma-updated ka kung ano man yung i-upload ko na bagong video at saka ma-notify ka. So, again po, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, magandang hapon po dito at sa buong mundo kung saan man tayo mga OFW na mga matatapang na masisipag sa trabaho. Diba? Magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat ng mga OFW. Yun lang po. Bye-bye!